Magandang araw, klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang Kabanata 1 ng Noli Metangere. Ito ay pinamagatang Isang Handaan. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magdala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang nilalaman ng ating aralin, mga talasalitaan, mga tauhan, sipi ng kabanata, mga katanungan, at pangunahing mensahe at implikasyon ng akda. Narito ang ilan sa mga talasalitaan na ating mababasa sa kabanata. Una, bantog, ang kahulugan nito ay kilala. Garil, kahulugan, utal, magsalita. Pulutong, kahulugan, karamihan o pangkat ng mga tao. Piging, kahulugan, pagtitipon. Walang turing, kahulugan, walang utang na loob. Ngayon ay ating kilalanin ang ilan sa mga pangunahing tauhan sa kabanata. Una, si Padre Damaso. Kalawa, si Don Santiago o Kapitan Tiago. Katlo, si Teniente Guevara. Ngayon ay atin ang basahin ang buod ng Kabanata 1. Ngayong gabi ay magkakaroon ng isang handaan sa tahanan ni Don Santiago de los Santos o kilala bilang Kapitan Tiago para salubungin ang binatang darating mula Europa na anak ng kanyang matalik na kaibigan. Madaming bisita ang dumalo, matatagpuan sa Cali Anuage. Marami ang nais makadalo sapagkat siya ay kilala sa pagiging matulungin sa mahihirap at nasa mataas na klase ng lipunan. Si Tia Isabel na kanyang pinsan ay ang taga-istima ng mga darating na bisita. Iwalay ang grupo ng mga kababaihan sa kalalakihan. Nagpahuli ang ibang panauhin gaya ng mag-asawa na sina Doña Victorina de Espadaña at Don Tiburcio de Espadaña. Di naman nagpahuli ang ibang panauhin gaya nila Padre Sevilla na kura paroko ng Binundok, si Padre Damaso na garapal ang kilos at pananalita, dalawang paisano, at ang teniente ng Guardia Civil na si Teniente Guevara. Ang bawat pangkat ng mga panauhin ay may pinag-uusapan tungkol sa kanilang mga kuro-kuro sa mga bagay upang magpayabangan. Isa sa mga napag-usapan ng mga Indio ay ang paglisa ni Padre Damaso sa San Diego kahit matagal na itong naninilbihan doon. Si Padre Damaso na magaspang manalita ay di nagpahuli sa usapan at inihayag ang kanyang pangungutya, mga pahayag sa mga Indio na ito raw ay mabababang uri. Ginawa ni Padre Sibila ang kanyang makakaya upang malinis ang paksa at pinasok ang paksa ukol sa paglisa ni Padre Damaso bilang kura paroko ng San Diego. Ang katwiran naman ni Padre Damaso ay hindi raw dapat makialam ang hari ng Espanya sa pakikitung na mga erehe. Tumutol naman dito ang teniente at sinabi na ang parusa ay nararapat lamang ayon sa pananaw ng Kapitan General. Kinatwiran din ng teniente na kaya inilipat si Padre Damaso ay sa kadahilanang ipinahukay nito ang isang marangal na lalaki at pinagbintangan na isang erehe dahil sa hindi nito pagkumpisal. Ito ay ikinagalit ni Padre Damaso lalo ng kanyang maalala ang mga nawalang kasulatan. At siya na may inawat ni Padre Sibila upang makalma ang padre. At nagpatuloy pa ang mga diskusyonan sa naturang handaan. Narito ang ilan sa mga katanungan para sa Kabanata 1. Sino si Don Santiago de los Santos? Anong deklarasyon ang kanyang ipinahayag na nagdulot ng malaking kasiyahan at pananabik sa mga taong nakaalam nito? Sino si Padre Damaso? Bakit niya nasabing kilalang kilala niya ang San Diego? Kung ikaw si Teniente Guevara, isisiwalat mo din ba
ang katotohanan hinggil sa buhay ni Padre Damaso? Bakit? Narito ang ilan sa karagdagang kaalaman. Guardia Civil. Ang Guardia Civil ay taguri sa mga puwersa ng pulis o militar noong panahon ng Espanyol. Indio, tawag ng mga Espanyol sa mga katutubo ng Pilipinas. Negatibo ang kahulugan ng salitang ito sapagkat ito ay ginagamit bilang pang-aalipusta sa mababang kalagayan ng mga Pilipino. Narito naman ang ilan sa pangunahing mensahe at implikasyon ng kabanata. Ang kabanata isa ay eksposisyon o unang bahagi ng nobela. Sa bahaging ito ay naipakilala ang ilan sa mga tauhan na magkakaroon ng malaking gampanin sa nobela tulad ni Padre Damaso at Kapitan Tiago. Ipinakita rin sa akda ang antas sa lipunan kung sino lamang ang maaaring makadalo sa isang salo-salo o handaan. Pinakita din sa akda ang mababang pagtingin ni Padre Damaso sa mga Pilipino kung saan ang tawag niya dito ay mga Indio. Masasabing si Kapitan Tiago ay isang Pilipinong tumatalikod sa kanyang sariling bayan, mas pinipili niyang makisalumuha sa mga Kastilang umaalipusta sa mga Pilipino. Ang kabutihang kanyang ipinapakita ay palaging may kapalit. Noong panahon ng mga Kastila, ang mga Pilipino ay pawang sunod-sunuran lamang sa mga Kastila. Kaya naman, hindi ganito ang nais ni Kapitan Tiago, nais niya ring maging makapangyarihan. Isa sa mga kaisipang binigyan diin sa araling tinalakay ay ang negatibong pagtingin ni Padre Damaso sa mga Pilipino. Sa tinalakay na kabanata ay tinawag ng pari ang mga Pilipino bilang mga Indio, isang negatibong pangalang itinatawag ng mga Espanyol sa ating mga ninuno na nangangahulugang tamad, mangmang at mapagwalang bahala. Marahil bawat Pilipino at hindi sasang-ayon o hindi matutuwa sa bansag na ito. Marahil bawat isang Pilipino ay magpapatunay na ang lahing Pilipino ay hindi karapat-dapat mabansagang Indio. Naniniwala ang marami na naganap ito dahil ang ating mga ninuno ay biktima ng paniniil, pagmamalupit at pang-aabuso ng mga Espanyol na nagkait ng pagkakataon sa mga Pilipinong mapunlad ang kanilang sarili. Maaaring ang mga Pilipino ay hindi na nga karapat-dapat na tawaging Indio, ngunit masakit mang aminin, marami pa ring negatibong pangalan o bansag ang patuloy na ikinakabit sa pangalang Pilipino. Kaya naman, ito na siguro ang panahon upang putulin o tapusin natin ang ganitong pagbabansag sa ating kapwa. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway meron kang bagong mga aral na napulot mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang share, like at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.